Hello. I'm gonna talk about things that you need to secure para makauwi kayo dito sa Pinas during this winter vacation and the documents that you need to show sa airport ng Japan. For example, maging sa airport din sa Pinas. Alam ko naman na mag-snow, pero hindi ko na-expect na ganito. Medyo marami siya. Of course, punta sa train, nagsisnow pa rin. Tapos bigla siyang lumakas. Finally, final train na ako papunta sa airport. Ang kapagod mong biyahe. Maraming proseso ang nadagdag dahil dito sa pandemic. Pero subukan ko itong isa-isahin. Unang-una mong kailangan i-secure yung RT-PCR test, yung swab test. Yung saliva, alam ko hindi siya po pwede. After sa PCR test, kailangan mo na mag-register sa One Health Pass. Ito isang browser type lang, hindi mo siya kailangan i-download as an application. So, sa browser lang, or Safari, or Google Chrome. Tapos doon nilalagay yung lahat. Mahababang ano yung pagta-type ang gagawin mo. I suggest sa phone mo siya gawin para in case kahit pa punta ka sa airport, ma-edit mo siya. A day before or two days before, pwede mo itong gawin. Tapos, kailangan magkaroon ka na ng QR code at the end of the registration. Kasi ilalagay mo doon kasi yung vaccination picture. Wow, one dose or two doses. Tapos doon din yung PCR test or negative PCR test. Mas mabuti talaga mag-PCR test ka muna bago mag-One Health Pass. Now, once na meron ka na nun, kailangan mo siyang screenshot. Kasi hindi mo alam, baka may internet ka, minsan wala. So, screenshot mo na lang yung pinaka-QR code mo kasi yun yung gagamitin mo. Or yung ginagawa ng iba, mag-print out. Ako hindi ako nag-print out kasi feeling ko naman marami akong battery kasi may power bank ako, di ba? Yung tinatawag na Chubu International Airport. Malawak, maganda. At sa airport, meron silang mga ninja. Ito na tayo sa check-in. And bawal pa tayo pumasok eh. Aba pa tayo pumasok dahil nga crowded pa daw kasi. So, after 1 hour pa ako papasok, so manonood muna ako nito. Siyempre, Pasko na sa airport and need ko na rin kumain habang nag-aantay. So, kumain ako ng... Ano ba ito? Basta ito. Yun. Well, finally, natapos din ang first part. Pero napansin ko lang medyo mas mahigpit sila dun sa security part. Na parang hindi naman COVID yung security nangyari. Mas parang masyadong mabilis yung pag-check dun sa negative PCR test. Kung nakita ba nila mami. Yan mas nagtagal dun sa security check na hindi naman ginagawa namin dati. Tatanggal pa ng sapatos. Tapos mas grabe yung scanner dito. Pero kung mas naging strict pa sila for the security. Tapos sa immigration, very polite. Di katulad nung dati na parang super stricto ng immigration. Ayan na siya, ito na yung gate ko, Bukidnon, Manila. Welcome! Pero makapanawa, uwi na ako. Siyempre ang linis ng kanilang CR. Ito na, palipad na kami. Yahoo! Welcome to the Philippines na ako! First stop namin ay BOQ, our Bureau of Quarantine. Tapos sa Bureau of Quarantine, ang inanap sa akin agad ay yung negative PCR results. Na wala akong COVID, okay? So yun yung una. Tapos pangalaw, vaccination cards. At sa... Buti na pumayag sila kahit soft copy lang. Or actually sa phone lang pinakita ko, tapos pinicturean din niya, tinignan din niya. Parang kinonfirm lang dun sa kung ano nakalagay sa aking sa One Health Pass. Tapos yun lang. Tapos ano na ako, lipad na ako ulit sa next stop. After ng Bureau of Quarantine, ang sunod pupuntahan yung sa immigration.
Sa immigration, ang hinanap lang sa akin ay passport, tapos yung arrival card. And that's it. Wala naman sila iba pang titingnan. And third stop na nasa third stop dun sa pinaka-airport na ng Pinas or na IA ay yung sa OWA na ako. So sa OWA, umupo muna kami. And very good din yung OWA dun sa part na yun kasi may pagkain agad kami nung pumipila kami. Pagkain tapos tubig. Although hindi ako gutom nun, at least nakita mo na mahalaga din pala kami mga OFW para sa kanila. Ang init sa Pinas, ang init sa Pinas. Ayoko na. Yung house rules nila, once na nakapasok na kayo sa loob ng room nyo, hindi na kayo pwedeng lumabas. Then on, nasa bus na kami. Pero syempre, dun na ako medyo kinabahan dahil dun sa bus, merong naka one seat apart, merong hindi. Kasi, pero syempre, at least libre yun. Wala ka nang iisipin. So, thank you pa rin, OWA, for that. At after nun, ang problema lang kasi nag-antay kami mas matagal, parang mga 1 hour. Dumating na kami sa hotel, pero sa hotel din namin, nag-antay kami sa labas dahil naayos pa daw sa loob. And dun, narealize ko na dahil Sunday yun, napakaraming tao. So, pagdating dun, medyo akit kami, tas na elevator, pero marami na kami nakasalamuhang mga tao na walang mask. Okay? Kasi, bakit walang mask? Kasi kumakain sila dahil may dibu or parang kasal din yata yun. So after kumain, lumalabas sila, tapos kami nakamask. Pero risky din siya kasi kami negative, tapos sila din namin alam kung may karirin ba doon. Tapos kailangan kasi namin maging negative result after 5 days pa kami makaka-uwi. So pag hindi kami nag-negative, hindi kami makaka-uwi. Talaga magtatagal pa kami lalo dito sa hotel. So yun lang siguro ang kailangan tignan ng OWA. At yun, fill out ulit kami ng forms. Alam mo yun? Parang wala. Nag-fill out na kami ng forms. Ang dami-dami forms. Kung maganda siguro yung pinaka-quadal pass, doon na lahat. Kasi doon naman yung details namin. Paulit-ulit ilalagay mo yung address mo, ilalagay mo yung birthday mo. As in, paulit-ulit, pati sa hotel, yun ang gagawin mo. Tapos isa pa ay pinaiwan na sa amin yung passport namin sa hotel staff dahil for billing purposes daw yun. Tapos after 1 day daw yun babalik. Pero actually, turn out 2 days yun na ibalik sa amin. Day 3 of your quarantine swab test. So, paano ang bilang ng day 3? Pagdating namin dito Sunday, so Sunday, Monday, Tuesday. So yun, kasama na sa bilang yung arrival date ninyo. So 3rd day swab test na at bahinga ako, feeling ko niniyata virgin ng ilong ko. At yun, hapakatin ang swab test. Swab test doon sa Japan, swab test din dito. Kawawa yung ilong ko. And hopefully, pag nag-negative, gamit pa rin yung One Health Pass, doon na i-inform namin yung OWA na negative kami at pwede na kaming umuwi on the 5th day. Ito yung ilong niya. Medyo satisfied ako sa room kasi malawak siya. Malaki oh. Medyo duma siya na hotel pero makikita mo maganda pa rin siya. May mga mounting na hindi naman naging perfect siya. Kasi sa dami na rin kasi umuwi, yung iba nga nasa medyo nakakalungkot lang din yun. Pero so far sa akin naman, satisfied naman ako. Ang only thing lang, wala akong dito hot water na pwede pang coffee. So yun lang yung hinahanap ko dito. But anyway, salamat pa rin OWA, salamat pa rin Pinas dahil para sa mga OFW tulad namin, may ganito kayo servisyo sa panahon ng pandemic. So hopefully, sana nakatuloy yung video na ito, especially sa inyo mga OFW. If you like this video, i-click nyo naman yan and you can share this video to others, especially kung OFW. Sana makatulong ito. And subscribe na rin, huwag na kayo mahiya. Pindutin nyo na yan. Okay, so I'll see you in the next video. Mata na!